channel, it's me Farn. Today's video is mag-unbox tayo ng nakuha kong regalo nung last party, nung last Christmas pa. Kung hindi kayo familiar sa Secret Santa, ang Secret Santa dito sa US is yung bunot-bunutan. So here, ang tawag nila is Secret Santa. Kahit sa school, pag nag-exchange gift, ang tawag nila doon is Secret Santa. So, medyo nalit yung Secret Santa gift ko kasi in order pa. So, nung nag-exchange gift, ang sinabi lang sa akin, oh, ganyan, may binili ako sa yung pang-makeup. Kasi nilalagay mo ano yung gusto mong gusto mo makuha. Tapos, pag nagbunutan na, para alam nila kung anong bibihin sa'yo. Kasi naman yung makakakuha ka ng picture frame, di ba? So, ayun nga, nilagay ko is makeup. Gusto ko ng makeup. So, ang binili sa akin is itong makeup, Morphe brush. Thank you, para. And, isang set ng Morphe Trend Mood by Sophie. So, ito is may laman siyang 6 pieces makeup collection. So, bubuksan natin to at gagamitin natin pang makeup. Okay. So, let's go. So, this is after an hour kasi lumabas kami and may binili lang kami sa labas. Naghugas na rin ako ng mukha para mag-start na lang sa pinaka-basic. So, ang first na gagawin natin is open muna natin lahat ng mga open natin yung mga nakuha ko. So, first na open natin is inopen ko na, tinanggal ko na yung mga cellophane. So, ito yung brush. So, ito yung bag, 6-piece kasi kasama yung bag. So, bag. Tapos yung mga brushes inside. Ito puro mga sa powder, blend, basta mga ganun. Wala masyadong nasa para sa eyes kasi meron siyang dun sa isang box na binigay niya is meron pang blending brush doon. So, eto naman yung nasa box. Inalis ko na rin yung takip. 5 yung included talaga dito. Ito yung yung sa palette. Tapos, ito is ito yung mga Cheche Burecha. Papakita ko later. Ito yung sa palette niya, sa primer, and then lip gloss, eyeliner, and then mascara, Make It Big mascara, and then Suva Hydra Eyeliner. So, hindi pa ako nakatry na ganito. Ang pagkakalam ko sa Hydra Eyeliner is kailangan mo siya lagyan ng tubig para maging eyeliner siya. So, first time kong makakagamit ng ganyan. So, ito yung base na primer for eyes. And then, ito is, ito binili na ni, thank you, Kara. So, si Kara yung nagbigay sa akin ng ano. Hindi kami friends sa Facebook, pero. So, ito yung kasama ng Hydra Liner. So, ang ganda ng tip niya. And then, ito is, binili niya na ito sa akin for blending brush and then eyebrow. So, start tayo sa eyes. Pero mag-moisturize muna ako. So, ito is this is a hydrating primer from Milani. So, hindi ko masyado siya ginagamit kasi na-moisturize din ako. Pero, gagamitin ko siya ngayon kasi kakahugas ko lang ng mukha. Sobrang dry ng face ko. So, maganda siya kasi may hydrolic acid siya, tsaka coconut water. Ako lang yung mahilig sa buko juice dito. Weird ng taste ng mga puti. Kaya, ayan. Moisturizing mo ito. So, pasensya na po. Hindi po talaga ako masyadong gentle sa aking face.
So, magkikilay na tayo. Ang gagamitin kong pangkilay is Anastasia Deep Brow Pomade in a shade of medium brown. Hindi ko, Anastasia. Kasi dito, pag sinabi mong Celsius, hindi nila maintindihan. Kailangan Celsius. So, hindi ko din alam. Pero Anastasia Deep Brow Pomade. So, meron akong fake nito. Sorry. Meron akong fake nito. Tapos, ang pagkakaiba is tumitigas yun. Ito, hindi siya madaling matanggal. Hindi siya very waxy. Yung fake na Anastasia is very waxy siya. So, parang madulas siya tapos madali matanggal. So, ito, gagamitin. Mag-start tayo sa dulo kasi doon yung wala masyadong buhok yung kilay ko. Wala masyadong buhok. So, nasobahan. Wait lang. Yan. So, start tayo sa dulo. And then, doon ko yung shape kasi na naman buhok. And then, yung natirang product is i-blend ko lang sa unahan. Tsaka, wag yung lagyan na masyadong product yung nandito sa front kasi sobra, mukha talaga siyang fake. Fake na ngayon yung eyebrow, tapos wag mo mukha talagang fake na fake. Ayan. And then, sa kabila naman, ganun din. Sa dulo muna, i-shape natin. And then, yung natira, i-blend sa unahan. At saka kahit sabog yung kilay nyo, kasi ako hindi din ako nagbubunot. Pag sabog yung kilay, i-shape lang. Hayaan lang yung mga nasabog doon. I-shape lang sa anong shape na gusto mo sa para sa kilay mo. Ganun po yun. Kung ayaw mong magbunot ng kilay. Hindi po ako nagbubunot, kaya sanayan lang yan. So, ayan na. And then, next na gagawin, ang next na gagawin natin, maglalagay tayo ng primer para sa eyes. Para makapaglagay tayo ng eyeshadow. So, gagamitin ko yung nandun sa box na ang name niya is P. Louise Base 2. So, tinry ko siya actually. Tinry ko na. Hahala ko para sa mukha. Eh pala, sobrang pink. I mean, sobrang light niya. Narealize ko hindi siguro talaga ito para sa face. Kasi para talaga sa dito. So, ang nakalagay dito is squeeze a pea-sized amount on the base onto the back of your hand. The heat from your hand will warm up the product and make it even more creamier to work with. So, kailangan natin ilagay dito. Ha! Mag-support siya, bes. So, ayan. So, i-heat ng ating hands. Hindi ko alam kung mainit yung kamay ko kasi malamig po dito. Nilalamig po ako. So, lagay lang natin dito. Ayan. Next, gagawin natin, kunin natin yung palette na nasa kasama sa box. Ito na siya. Palette na 350 Supernatural Glow. Yeah, Supernatural Glow. So, ayan. Very natural yung color niya. Ayan. Ayan yung mga ano niya. Mga colors niya. Very light lang.
So ang gagamitin ko ngayon is mag siguro dito ako mag-work dito. Dito banda. Para medyo natural lang siya. So ito yung kukunin ko na base. And then ito tapos ito. Tingnan natin. Kailangan ko ng mas maliit na brush. Sobrang medyo kumayan. Hindi ko gusto. Ang blend lang talaga siya. So, itong gagamitin ko na brush na lang. Nakuha ko din ito from yung last December binigay ng Mother Sue. Mother Sue ni Zach. Medyo siya mukhang base. Medyo dark siya. Hindi ko alam kung nandito sa brush yung pagka-dark niya. Pero nunood ng video. So, yan. Then, kunin natin yung blending brush. Then, blend lang natin para smooth yung edges ng ating base. Hindi siya mukhang base kasi dark siya. Pero yan. And then, susunod na color na kunin natin is kunin natin itong isa pang brush. Hindi ako natatakot na gumamit ngayon ng madaming brush kasi bumili ako ng panlinis. Dali siyang i-dry. So, ang sunod na color is yung medyo dark na orange. Lagay natin dito sa baba ng ating then the last one is maglalagay tayo ng dito sa kasi medyo maliit yung mata ko kaya kailangan kong lagyan ng konti na yung para medyo maging parang parang malalim dito banda. Ayan. Yung makeup ko sa left kaysa sa right. And then, kuha ko ng medyo shimmer-shimmer niya. Kuha ko ng shimmer, lalagay ko dito sa gitna. Siguro ito na shimmer. Siguro ito. Ito yung kukunin. I mean, ito. Ay, ito. Yan. Okay na yung ating eyes. At saka lagayan ko din pala yung sa baba ng aking. Mamaya ko na lang pala lalagyan kasi mag finalize na lang natin. Gagamit lang ako ng medyo hindi naman masyadong matapang na eyeliner kasi tatanggalin ko naman after. So, itong Maybelline Master Precise All Day. Master Precise All Day to. Hindi naman nagtatagal. Start sa dulo pag nag-eyeliner ako kasi doon din ako comfortable. So, yan. Sorry. Yan. There you go. So, mag-start na tayo sa ating face lock. Gamitin ko na primer ay The Professional by Benefit. So lalagay ko siya sa may mga part na daming texture yung gusto kong medyo kuminis. At saka hindi siya sobrang amoy na makeup. So you can see para siyang nag-blur na, 'di ba? Parang medyo mas naging makinis na. Takpan ng mga chismis sa ating pagmumukha.
Tsaka mabango siya. Para siyang, siyang kulong. Ayoko yung makeup na amoy. Amoy makeup. Alam mo yun? See? Ayan. Diba? Bongga. And then, after natin mag-primer, is kagamit na tayo ng foundation. So, I have here Serum Foundation by The Ordinary. So, lalagay ko lang muna siya kunti sa bago ko i-blend sa gamit yung aking brush. Kasi sayang sa so, ayan. See? Para siyang cover. Tsaka ang dark siya sa skin ko. Blend ko rin siya ng beauty blender kasi iwan ko. Sanay lang ako ng beauty blender. So, after nyan, mag-concealer na tayo. Ang gagamitin ko na pang-concealer ay by Milk. So, lalagay lang natin siya dito sa ating ito. Then, sa nose. Then, dito. Tsaka dito. Kasi madami niya akong peklat dito. So, bago natin i-set ng contour, ang gagamitin ko is Ever Belena na stick. Galing pa ito ng bahay. Wala akong tinirang makeup sa bahay. So, lagay tayo dito sa nose. Tayong i-hide. Then, blend. Hindi ko alam kung nakita yung change, pero medyo lumit ng konti yung aking face lock. So, magsiset na tayo. Gagamitin ko lang itong Maybelline Your Fit Me. The rest of face ay ang gagamitin ko is, may isa pa akong Fit Me, pero ito loose powder. So, itong gagamitin ko para sa ibang part ng aking face kasi hindi siya light. Ayan na. Ang sunod naman natin na gagawin ay mag-contour. I mean, mag-bronzer. So, ito yung medyo wala na. Kasi nabasag. Nabasag nung dinala ko sa airplane. And then another sa nose. Then magbo-blush on na tayo. Ito yung base na ginamit natin sa ha! Kapal best! Fairness, hindi ko na siya. After natin ganyan is paglalagay na tayo ng ating lagay tayo ng highlighter dito.
Yan. Medyo. Siguro natin. Parang medyo. Tataasin natin. Ayan, so na-finalize na natin yung ating look and ito na yung final look natin after. Ay, sobra ng highlighter dito. So, ayan na yung final look natin. Yung eyeshadow, hindi naman sobrang daming color, natural color lang. Tapos, ayan yung lips. Medyo makapal yung malaking labi ko, kaya sorry. So, ayan yung ano. Thank you for watching. Bye.